Nick Knock. Woo! Ayon, good morning po sa inyong lahat, no? Welcome po sa channel natin sa Nick Knock Talk. At ngayon po very exciting kasi marami tayong acquire ngayong araw na to, no? Sa paghahunt natin sa mga loots or sa mga bagong toys o sa paghahaul ang tawag nila, no? So by the way, sa mga bago, ito po yung ating channel sa mga collectors na nagkakaroon po tayo ng mga toy reviews at unboxing at kung ano pang mga may kinalaman sa pag-collect ng mga laruan, no? Kaya mga habis po natin, no? So ito po yung nasa po sa salas namin, no? Pwede pang parte pa lang bahay ko namin pinupunta natin kasi yung studio natin hindi po tapos, no? So ito po tayo ngayon, yan, naka isa mga favorite kong karakter sa Lord of the Rings, no? Si Witch King kasama si Felbest, no? So may pag-usapan tayo tungkol mamaya dyan kasi meron akong nakuha ngayon na very excited akong pakita sa inyo kasi matagal ko nang gustong magkaroon nito ever since na nag-collect ako ng Funko Pop, pero ngayon lang po nakakuha, no? Pero ito, marahin po tayong ngayon, nasa harapan ko yung mga nakuha natin ngayon at meron po tayong syempre mail call, no? You've got mail. Mail call po meron tayong binili. Karoon lang po ito kanina, no? Galing po yung Shopee. So nakuha ko to mamaya, bubuksan po natin yan, no? Tapos yung mga na-acquire ko ngayon na mga bagong laruan o bagong toys, bagong collections, pakikita ko po sa inyo. Sabay-sabay natin reviewin, no? Yung mga toys na nakuha natin, no? Some of them, maybe pwede nang ibenta, yung iba for keeps, pero definitely yung pinaka-tatago ko, no? Yung sa mga collections ko na matagal ko nang hinahanap, nakakuha na rin tayo ng presyo na gusto natin, no? Kasi dati, nakikita ko medyo expensive pa for me to buy. Pero nung nakakita ko, naka-jackpot tayo ng konti dito, no? So, may papakita ko sa inyo. But for now, ano muna, no? Para masuportahan niyo po yung channel natin, no? Mag-ano muna po kayo. Please, like, share, and subscribe po kayo, no? Dito sa ating channel na Nick Knock Talk. Wala mo itong bayad, no? Kiklik nyo lang po yung subscribe button para po makatulong po tayo dito sa channel na to. At papalaki pa natin itong channel na to. Papadaan community kasi sa fellow collector gusto po natin na magkaroon po kayo ng magandang review before nyo kolektahin yung laruan na gusto nyo or kung meron kayong gustong opinion namin na marinig bilang toy collector kung okay ba yung ganyan kaya itong tupakita namin sa inyo, hope makatulong na makapag-convince or makapag-isip nyo kung gusto nyo kolektahin o hindi. Okay, so by the way, yung ibang mga toys na kukuha natin, na acquire natin, yung iba po, pinopost po natin, binibenta po natin yan doon sa Lucky Find Collects, no? Facebook page po natin yan na doon po natin binibenta yung mga nakukuha o na-acquire natin, o yung mga, siguro yung mga personal collection na gusto natin bitawan, nandun rin po, may mga bidding po doon na napakamura na sana kakayain nung isang araw, meron tayong pinabid na Funko Deluxe na Bruce Banner na si Warman Victory, no? Yung nakapag-bid ay 710 lang ang nakuha pero worth na sa mga 1.3 to 1.6 yung figure na yun, so jackpot, no? So mag-like po kayo doon, no? Kaya mag-follow po kayo doon sa Facebook page po ng Lucky Finds Collect, no? Pa-flash ko po rito yung link niya, no? Tapos dito po sa i-like nyo po kasi meron tayo minsan mga bargains, mga murang toys po doon na nakukuha, binibenta rin po natin ng mura. Okay, so simulan po natin ngayon ng ating dalawa po yung gagawin po natin. Meron tayong mail call, no, na dumating kanina at yung mga nakuha natin. Yung isa, siguro I consider is na rin na mail call pero sa marketplace yung nakuha to, no, this is a soda, no. Bukas na siya pero yung character kasi gusto ko, so kahit hindi sa chase, it's okay lang. Kasi gusto ko sa kumpleto ngayon. Mamaya, discuss po natin yan, no? Pero, sinasawa ko na to. Siguro tayo mag-start, no? Buksan po natin to. Itong na-acquire ko po to is sa marketplace. Isang Funko soda, no? Buksan po natin, no? Gusto ko yung character. Hindi ko kanyang like yung Funko Pop nito kasi gusto ko mag-focus lang sa X-Men sa kasam anime na gusto ko. No? Pati Lord of the Rings. Actually, yung Magic the Gathering na kumpleto ko na yon, no? Siguro itong next na itong mga future videos, papaano natin yan. I-review natin yung Magic the Gathering na
na Pago Pop. Ano kasi ako eh, magic player po ako since nung way back nung college, second year college ako. Yung talaga po yung nagtagal na habit ko, sobrang tagal. Itong pandemic lang na ito dahil ko sa pangyari ng pandemic, eh, natigil yung magic, no? So, ito yun. Nabili ko siya. So, this is a Pango Soda, pero bukas na po ito, no? Si Emily Adams, siya po yung isa sa mga karakter ng Scott Pilgrim. One of the best movie, one of my favorite movie po na ginawa, no? Galing ito, nakakatawa itong movie ito. I hope, kumpleto ko po. Nakakuha ko na nito, ng sealed na si Todd, yung partner niya. I-unbox natin ito siguro by yung mga, kasi may nakuha yung Pango Pop. It's around 20 pieces na yung Pango Pop natin. So, buksan natin siguro kahit yung labing lima muna, no? Ibabattle po natin doon sa aming tatlo ng mag-iina ko. Tapos tingnan natin kung ano yung sino makakuha yung maraming chase. So, siguro this week or this past week, ipopost natin. So, ito yung ano, yung pog niya. Ah, ganda rin yung pog, no? So, very limited lang siya. Kahit sabi nyo na common siya is 2,500 lang siya. So, kahit hindi siya cheese, for me, 2,500 na limit ng toys is medyo konti ito. No? Kasi ang limit niya is 3,000 na limit. Bira na yung, ano, yung gantong kakonti na soda. Kasi usually 10,000. Ito yung item. Bukas na siya kasi binili ko is talagang bukas na, no? Kasi hindi naman kailangan ng cheese ito. Kailangan ko lang makumpleto yung Scott Pilgrim. So, ganda niya. I love it. So, kung ano yung itsura niya sa film na napanood ko. Yung comics ko nabasa, pero yung film, napanood ko, ang ganda nung ganda. So, ito siya. Okay. So, hopefully, yung partner niya, no? Na, actually, nandiyan na. Sealed, bubuksan po natin. Sana makakuha ng cheese. Pero kung hindi naman, okay lang kasi ito yung personal collection ko to. Scott Pilgrim. Ito unang natin yung haul kanina. Nakuha po natin siya. Mura-mura lang guys. Kasi alam ko hanggang to isang sa around 800. No? So nakuha ko siya ng may presyo sa paba. No? So sulit na. No? Para 380. Kahit common siya 380 pesos na ganito kagandang soda. Sulit siya. So ito yung una natin. Nakuha. Okay. So mura. So gusto ko to. Yung soda. Ang ganda kasi ng figure ng soda. So o marami to eh, pero pupili lang ako ng kukolekte ko siguro yung mga villains from Marvel, saka few of DC, tapos eto, Scott Pilgrim, kukuletehin ko ito lahat ng soda nito. Saka yung, I think yung Teenage Mutant Ninja Turtle, gusto ko kukuletehin niya. Okay, so for now, unang bukas na, actually nakapagbukas na ako ito yung si ano, nasa ibang video ko, siguro mga una kong video, yung Black Adam, yun, na sealed yun, na binuksan ko, pero nita ka ko yung cheese. Ito, sure, hindi cheese kasi nabili natin ng common, okay? Pero kung meron naman kayong cheese ito, gustong ibenta ng nasa pasok sa budget natin, murang halaga, why not, no? Leave lang sa comment dito sa section na to. At iwan nyo sa aking contact number nyo para makontak kayo, okay? Unang find, si Envy Adams, okay? Next find natin, actually trade to, galing sa trade to, doon sa isang kapumpari ko. Yung isa kasi na, o yun na naibigay sa akin, yung si cheese na violet, siguro papakita ko sa doon kasi hindi ko makikita doon sa tagoan ko eh, medyo marami tayong Pango Pop doon, tas lahat naka-sorter kaya nahihirapan akong hanapin, siguro some video pag nakita ko, sa vlog papost natin, pero ito yung mga ka-trade niya, no? Na-trade ko siya ng actually good yung deal, no? Kasi yung member din siya nung business ko, which is yung 18 business, yung 18 Pixar Trading. May mga products po tayo din na gusto niya. Tirin niyo po sa akin ng product, ng value, kung magkano po ito. So, hindi po ito itinirin niyo sa akin, kundi yung mga items. Pero ito yung collector game ito, no? Kasi gusto niyo yung mga products, especially yung pabango ng negosyo natin. No? So, kung may gusto rin mag-negosyo dyan, no? Na gusto niyo rin kumita or magdagdag ng income, contact niyo rin ako kasi meron po ako para sa inyo. Okay, but for now, ito yung una ko nakuha sa kanya. This is a Pango Pop with t-shirt, no? Ito yung Hunter Predator, no? So, meron siyang black t-shirt na ito, nakasama. Tapos, meron siyang pang, ito yung actually, no? Ganyan yung itsura ng t-shirt, kulay black, large siya. Tapos, ganito yung Pango Pop silk po yan, okay? So, yung nakaano siya, naka-stealth. Sayang na lang kasi, actually, kasi sa akin itong large, pero medyo hindi tayo hinga ng konti. XL kasi yung size po sa Pango, pero
Ayun, oh, maybe buksan ko siya, or kung hindi naman, baka ibenta natin ng ganito, or pabid natin ng ganito, kung ano man yung mapag-isipan natin na future. Pero for now, siguro, abangan nyo na lang kung ipopost ko to sa Lucky Find Collects, no? Kung hindi naman, baka pilitan rin mag-cash yung large or mag-diet pa tayo ng konti, no? Ang ganda nito, kasi I think this is around $25, no? Plus tax kung bibili mo sa US. So, yan ako yan. Hindi may tag pa. So, bago siya. So, sealed. No, ito yung unang acquire natin. Kukunti yung collector ng Predators, pero kung collector ka ng Predator, yung t-shirt nito, kasi bihira yung pop ng Predators, yung alien ng Predators, pero kung pan ka naman, ito, masabto. Ang ganda nito kasi nakakita na ako nito ng out of the box. Actually, hindi out of the box. Yung nakatanggal dito, yung siya mismo na Rockstar, nagkaroon na ako niyan eh. Kasi na-inventory natin. Ang ganda ng pagkakastel niya. No? Kaya kung collector ka ng Predator, hindi pa pwedeng wala ka nito. Especially yung t-shirt. No? Pero kung medyo kasi nakikita mo sa akin, hindi ka kasha. Pero kung large naman o small medium ka at collector ka, why not? Kahit mas medyo malaki ng konti. No? Sa mga interesado, give me an offer. Pag-usapan po natin. Okay? Hindi ko pa masabing pupusod natin or what, pero malam mo, hindi masabi. Okay? Ito yung pangalawang pain natin ngayon. So, this is, matagal na ito eh. Kailan ba ito? 2018 ginawa. So, this is around 2023 ngayon. So, 5 years old punk, pop, and t-shirt na hindi pa na-open. Okay? Tapos, isa sa mga next na nakuha ko sa kanya, yung sa nga yung sa Incredibles na si Violet na Chase, yung transparent na. Puro transparent ha. Transparent to. Kasi yung sa trend niya na sa akin, transparent. Pero hanapin ko pa eh. Anyway, ito yung isa. This is Marvel Collector Corp. Ito yung lumang old na sticker. Iba na kasi sticker ngayon ng Marvel Collector Corp. Yung square na. No? So ito yung unang mga 6-inch. Medyo manipis siya sa usually 6-inch. Pero yung height pareho. This is a Hulkbuster. No? Hulkbuster. Tapos ang bigat niya guys, as metallic siya. Okay, Age of Ultron number 73. Medyo hindi lang ngayon kaganda yung box, pero it's okay kasi napaka-rare na nito. Bihira ka na makakita kung meron ang porsyon nito, siguro around mga 3,500 to 4,000 ang selling nito. So, hindi niya ito binibitawan hanggang sa nagkasundo siya na finally i-trade sa akin. So, ito nakuha na siya. Kasya siya doon sa protector na 6-inch, kaso may awang na ganyan. No? So, it's okay siguro bibili ko na lang siya ng... Meron kasi siyang ano, yung soft na 6-inch yung kasama. Kasi medyo dusty na, no? Pero baka hindi ko na siya gamitin. Manipis eh. Yan. Pero kasi ito yung 6 inch din. So, bibili tayo ng mas makapal para mas protektahan yung box niya. Pero for me, yung box siguro, ang quality nito, I can grade it around 6 siguro to 7 yung box niya. Mabigat eh. Sa ano to, hindi pa siya nabubuksan. Yala ko yung collector na pinagkuhan ko, yung kaibigan ko, tropa ko, no, si shoutout natin kay MJBB Texon or EdTech, yung tropa natin, sa kanya galing to, napag-good deal na binigay sa akin, no? So, yan. Ganda, ganda. So, kailan ba ito? May dito eh. Hindi siya makita kasi naka-upit. Ayun, makita ko. 2015, guys. This is around 8-year-old pop no, na 6-inch. Ang ganda. Actually, may nilabas silang 6-inch na rin na ganito na size ng box nila. Pero mas gusto ko yung detalye nito. Mas maganda ito. Early Hulkbuster. The best. One of the best. Yes. Ibenta ko ba? Pwede. Pero for now, gusto ko pa siyang makita dun sa display cup ko. So, lalagay ko muna siya. Okay? Ito yung ating pangatlo bale. Pangatlo na kuha. Now, before natin pakita yung pinaka highlight niyo ng ating video, yung pinaka gustong-gustong pakita sa inyo, na gustong-gusto kong matagal na gusto makuha, mag-ano muna tayo muna. Magpasok muna tayo sa tatang mail call! You've got mail. Okay, yun. Actually, nakalimutan ko na kung kanina ito kasi marami pa akong parating na mail no, sa Shopee to. So, medyo malog. I think this is soda, pero kalimutan kung sino anong soda. Okay, Farmo soda. Open natin, no? Before ko i-review sa, ano, sa Shopee natin, no? Shopee, by the way, Shopee rin dala nito. Medyo mabilis, ha? Wala pang 1 week dumating na.
May parting pa ako kasi isang soda. Oh, ito yung soda, no? May parting pa ako yung soda is 6 pieces yun. Siguro by Thursday ko pa makukuha yun. Today is Sunday. So, Monday na actually. So, by, pag nakuha ko yun, mag-unboxing po tayo ng mga sealed sodas around 15. Siguro Saturday din, no? Iyan natin yan para ma-keep natin yung at least twice or thrice a week tayo nagpo-post every na mga twice na. So medyo nilimitahan ko muna yung post guys kasi medyo magastos. So buksan mo natin ito. Medyo magastos yung ginagawa natin. Eh, hindi pa naman tayo monetize para gumastos pa sa content. So for now, medyo ipon-ipon at medyo bawas-bawas muna sa mga gastos no, para mag-better content. Na? So, eto nga na to. Actually, mabait yung seller, no? Sa, ano bang sa ng seller to? Ayun, sa Shopee, ang pangalan ng shop nila is Mama Toys. Mama Toys. So, mabait yung seller kasi ang may price siya rito, I think, basta, alam ko, tumawad ako dito, nag-make offer ako, tapos binigay niya naman kagad. Hindi naman siya nag-along. Bilis eh. Pagka offer ko, mga 1 hour lang, bilang nagsagot na siya, sabi niya, pwede sir, pwede kong bigay sa inyo yung ganyang halaga. So, natuwa naman ako kasi mura niyang binigay. So ngayon, ito na siya. I think ito yung punto yun ha. Punto yun yung isip ko ha. So yan, sorter box pa siya. So alaga talaga marunong yung nalito. Ayan o. Wow, may thank you pa. Thank you sticker. Tama yan. Ayan o. Okay. Thank you. Tignan natin. Buksan natin. Op! Aba, very ano. Talagang well-pack, no? Okay. So, buksan natin siya. This is, alam ko, lahat ng Shopee kong binili na soda, lahat sealed. So, I'm hoping si Mama Toys is true to her word. Yun! Oh, okay. Ito yung Dracula. Well, sealed niya siya. Very good. So, true to her word, si Mama Toys, no? Nag-deliver sa akin ng Dracula. By the way, nakuha natin ng mura to. Sobrang mura. Almost 50% off sa actual na price niya. No? So, Dracula. This is Bram Stoker Dracula. Okay? Ang ganda niya, no? So, gusto ko siya. Tapos, 6,000 lang yun, ano niya, yung pieces niya, no? So, hope makakuha tayo ng chase. Pero, niyan yung bubuksan right now to. Sabay-sabay ito. So, sa 15 to 18 sodas na bubuksan natin na magkakaroon kami ng tinatawag na cheese bottle, soda bottle nung anak ko sa kanong asawa. So sealed Dracula, Mama Toys from Shopee. Thank you very much. Sana meron pa kayong mga pop na pwede bisa ng mura, no? Message niyo ko, bibili natin 'yan. Okay? Ayun. Pasensya na po, budget me lang po kasi ang kaya pa lang ni Nick Knock Talk, no? So eventually pag medyo maganda na po yung ating kinikita bibili tayo ng mga kumbaga talagang presyo nila, no? And now, for the finale, no? Actually guys, gusto ko sana magaling. Magkaroon din dito ng parang little segment ng bibili din ako ng mga snack or mga pagkain sa review natin. Pero for now, wag muna ngayon, no? So, ngayon, puro toys muna. Kasi, masarap yun pag medyo marami-rami na tayong, ano, object. And now, for the finale, nakikita nyo naman, nasa screen natin, yung pinaka badass na nakita ko sa Lord of the Rings. It's which is si Chanen! Siya po yan. Si Witch King with Fell Beast. Okay. Okay. Yeah. On. Si Witch King on Fell Beast. Ang ganda niya actually. Hindi ko masabi kung dragon to kasi sa last video ko nasabi ko sa inyo na gusto ko mag-collect na mga I know known kong character na nakasakay sa dragon ng pangupak. Actually naging collector na ako ng McFarlane Dragons kasi medyo binitawan ko siya. No, parang hindi ko na siya, I mean hindi ko na gusto ng mata ko. So binitawan ko siya matagal ng panahon na ng pandemic pa. Tapos ng pangupak ako nakakita ko ng ano ng mga characters ng sa dragon especially sa Game of Thrones sila Jon Snow, si Night King, pati si Daenerys. Ang naganda na ako. Pero that time, hindi pa kasi ako ganun ka-eager mag-collect ng pang-pop na si X-Men pa lang ako. Pero nung lumabas si Tarok Makto, no, ng Avatar. Actually, meron ako.
siguro pag nakumpleto na natin yung gusto natin, o kaya may next akong gantong nakuha na gustong kolekte, ilalabas ko yan para makita nyo. Ito yung nakuha ko. Matagal ko lang gustong bilhin to, kaya lang, hindi pa rin kaya ng budget. Until now, nagulat ako may nag-bend. Sa Philbars, dumaan ako, mayroon pa sila. Buti na lang mayroon pa sila at nabili ko. Binigyan nila ako ng great discount from at least almost 20% na discount ko, no? Doon sa ano. Matagal ko lang hinahanap, wala akong makita that time, hindi pa sa budget. Ang Philbars nagbigay pa ng discount. So, this is a must buy for me, no? Grabe, grabe yung ganda nito. Yung box niya, well, it's decent box actually. Lang para medyo madumi-dumi lang dito, pero it's nothing naman, pero yung box solid. Siguro I give this tong box na to, pwede siya sa 8 to 9.5 yung box, no? Ganda, ganda, ganda siya. Yan, okay. Ito na yung pangalawa kong ano. For me, si Felbis para na siyang dragon, no? Para siyang dragon. Dragon siya na medyo reptile pa rin kasi siya, eh, no? Hindi kasi kita na niya kasi yung makita yung horn niya. Naka-armored. So, probably mga ano rin yun. Mga horns din yun, no? Naka-armor lang sa kanya. Pero I think dragon din to, no? So, ang ganda, ganda niya. Hindi ko collect yung Lord of the Rings. Ito lang. Kasi gusto ko yung idea nga na dragon na nakasakay. May nakasakay. And yung nakasakay is Astig din. It's si Witch King. So, gusto ko to. So, yan. So, finally, nakuha ko na siya. Ngayon, ang hanapin ko na lang is yung tatlong Game of Thrones. Actually, may nakikita na ako kaso hindi pa kaya ng budget natin. Sana makakuha tayo ng pasok sa budget. Bibili natin yan. Sigurado yan. Basta, bihin nyo lang po ko ng magandang deal kasi papatay na yung asawa ko. Ikakalbuhin na ako kasi hindi ako nang binibili. Good deal lang po, bihin nyo sa akin. Bibilin po natin yan. Saka yung Ukrainian Iron Belly ng Harry Potter, yung Dragon na Puti, no? Maganda rin yun. So, yun na lang hanapin ko para sa rights ko ng mga dragon kompleto na po. Okay? Ayan, yun po yung nakakuha natin today. Nakakuha tayo ng limang item, no? Ito yung pinaka gusto ko. Ito yung favorite ko sa limang nakuha ko, no? Sa limang nakuha natin, syempre, ang pinaka-favorite natin, itong ating pang-PC, pang-personal collection. Ito yung ano natin, pinaka-paper. Okay? So, yun muna guys. Medyo mahaba na yung video natin, no? At medyo mainit na. Wala tayo sa aircon eh. Nagpa-pause na talaga, mantika na tayo. So, okay. Again guys, thank you po for watching this video, no? And I hope na inspire po kayo doon sa mga collections. And I hope na ako, sa inyo, no? Kaysa kung anong bisyo gawin nyo, mag-collect na lang kayo kasi unang-una, very fulfilling ang kukolekt sa pang-relieve stress. At pangatlo, siyempre, yung pera mo, hindi siya nawawala. Kasi pag binisyo mo ng inom o kung naman, mawawala yan. At least, dito, yung pera mo nakatago lang. Eventually, pagdating ng panahon, diba, tumagal, magmamahal laruan, kumita ka pa. So, ang collection is isang way rin ng hobby plus investment. Kung sa maraming pagkakataon. Kasi kagaya ko, marami po akong netagon na toy, no, na collection. So eventually, hindi ko na po siya kailangan. So, binenta ko, nagbuta ko ng triple, hanggang doble, triple, hanggang quadruple yung kinita ng toys. Hindi ko alam na nakatago lang, no. Na-invest kung yun, binisyo na natin, ininom, o kung pinang-gimmick man lang, sayang, eh. Ayun, tumubo pa. No? So, ang pagkukolekting guys, hindi lang po para sa bata ito. Actually, ang kukolekting ngayon para sa matanda na. No? Kasi mga matanda na po collect. No? So, sarap mag-collect. So, eventually, investment din to, alagaan nyo lang. No? So, siguro minsan, mag-alagay po tayo ng mga videos pa paano alagaan yung mga collections natin. Okay? So, for now, ito po muna and see you sa mga susunod na video. No? Again, sa last time sa video nito, please like, share, subscribe sa channel para po dumami po yung viewers, dumami po yung maabot ng ating video. Okay? So again, guys, happy hunting, no? And sana po safe po kayo ngayon kung nasa naman po kayo. Okay? So thank you guys. Maraming salamat. Okay? Happy hunting. Bye. Ganda.
Nick Knock.